What's up mga Noy Peace? Welcome sa isa na namang video ng Boy Kaalaman. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang pinakabatang mga magulang sa buong mundo. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Sabi ng mga matatanda, ibang-iba na daw talaga ang panahon natin ngayon. Kahit saang lugar o kahit saang bansa man, di natin maitatago na napakaraming mga bata ang magulang na. Sabi ng karamihan, dahil daw ito sa mga nakikita nila sa TV o palabas. At may iba na nagsasabi din, dahil daw ito sa mga bagong teknolohiya. At ngayon, kilalanin natin ang mga pinakabatang mga magulang na nasa listahan natin ngayon. Una, Jordan William at Tia John. Ang dalawang ito ay 14 anyos pa lamang nang nagkaroon sila ng anak. Itong linggo, bago ang kanyang kabuwanan, si Tia ay na-diagnose ng preeclampsia. Napilitan siyang ipanganak ang kanyang anak na si Sarian ng mas maaga ng 7 linggo. Pagkatapos manganak, dinala agad ang bata sa ospital dahil ito ay nanganganib daw at may timbang lamang na 2 pounds. At nang makagraduate ang magkasintahang ito sa high school, ang kanilang anak ay mag-aaral na rin sa kindergarten. Ang galing! Pangalawa, Teresa Middleton. Ang kwento ni Teresa ay nakakalungkot kumpara sa iba na nasa listahan natin ngayon. Ang 11 anyos na si Teresa ay ginahasa ng kanyang nakakatandang kapatid na si Jason. At nilihim niya ang pangyayaring ito sa kanyang mga magulang hanggang siya ay nabuntis. At sa edad na 12, siya ay nanganak ng isang babae na may pangalang Annie. At nang mapatunayan nila sa DNA test na si Jason ang ama nito, ito ay nakulong ng 4 na taon noong 2009. At ngayon, si Teresa ay 21 anyos na. Sinulat niya ang kanyang karanasan sa kanyang bagong libro na ginawa niya para sa kanyang anak. Pangatlo, Cordeza Zelyaskova at Zelyasko Dimitrov. Ang 11 anyos na si Cordeza ay nabuntis ng kanyang nobyo na si Zelyasko. At pagkatapos nilang malaman na buntis si Cordeza, nagdesisyon agad ang mga ito na magpakasal. At sa araw ng kasal nila, habang si Cordeza ay naka-wedding gown, siya ay nag-labor na. At sa kalagitnaan ng kasal, siya ay dinala agad sa ospital kasi siya ay manganganak na. At nung siya ay naging ina, siya na daw ngayon ay hindi na naglalaro ng mga pambatang laro na gaya noon dahil si Baby Violeta na daw ang kanyang bagong laruan. Pang-apat, April Webster at Nathan Fishburne. Ang magkasintahang ito ay kinukonsidera na pinakabatang mga magulang sa Briton. Ayon pa sa kanila, wala daw silang depensa habang nagtatalik sa edad na 11. At makalipas ang 9 na buwan, sa edad na 12, sinilang ni April ang batang lalaki na may pangalang Jimmy Fishburne. Inanganak niya ito sa pamamagitan ng cesarean at may timbang na 8 pounds. Kahit siya ay may anak na, pinagpatuloy niya pa din ang kanyang pag-aaral. At siya ay nakatira pa rin sa kanyang mga magulang. May isang kwarto din sila ng kanyang kapatid na 17 anyos. At ito ang tumutulong sa kanya sa
sa pagpapadede sa kanyang anak sa gabi. Panglima, Alicia Gregson. Si Alicia ay 12 anyos lamang nang magkaroon ng anak na may pangalang Luis. Hindi niya gusto na may makaalam sa kanyang sitwasyon. Kaya nilihim niya ito sa kanyang mga magulang. At siya ay nagsusuot ng mga makakapal na damit para hindi mahalata at para maitago ang kanyang lumalaking tiyan. At nung siya ay malapit ng manganak, tumira siya sa kanyang nobyo at doon niya pinanganak ang kanyang unang anak na lalaki. Pagkatapos niyang maanak si Luis, siya ulit ay nabuntis. At makalipas ang ilang buwan, pinanganak niya naman ang isang batang lalaki na may pangalang Briton. Pang-anim, Dolly Shaka. Ang batang ito ay 10 anyos pa lamang at grade 6 nang magkaroon ng anak. Maraming nagtataka kasi si Dolly ay walang naging boyfriend sa paaralan. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang gumagalaw pala kay Dolly ay ang boyfriend ng kanyang nanay na si Michael. Nirape daw siya nito, pero hindi niya sinabi dahil papatayin daw nito ang kanyang mama. Kaya walang investigasyon na naganap hanggang siya ay manganak at hinintay ng mga pulis ang DNA ng bata. At nung nalaman nila na si Michael ang ama ng batang ito, siya ay nakulong sa kasong rape. Kalaunan, dinala ang anak ni Dolly sa foster care. Ito ang sanggunian para sa batang mga walang magulang. Naniniwala kasi ang persecutor na hindi pa kayang mag-handle ni Dolly ng bata kapag wala ang tulong ng kanyang ina. Ang kanyang ina kasi ay nabaliw pagkatapos ng insidenteng iyon. Pang-pito, Chantel Steadman at Alfie Patten. Si Chantel ay nabuntis sa edad na 15. At pagkatapos nun, pinagkalat niya na ang kanyang kasintahan daw ang ama, ang 13 anyos na si Alfie. Kasi marami na daw nangyari sa kanila. Pero paglabas ng DNA, hindi pala si Alfie ang tunay na ama ng bata, kundi ang 15 anyos na si Tyler Barker. May nangyari daw sa kanila nang sila ay lasing. Ayon pa kay Barker, sana daw hindi na niya nakilala si Chantal. Ito daw ang pinaka-worst na nangyari sa kanyang buhay. At sana daw hindi na siya nakipag-sex dito. At si Alfie naman ay galit na galit sa kanyang nobyang si Chantal. At siya ay nakipaghiwalay dito. Mabuti na lang ay may inang mabuti si Chantal. Ito ang tumutulong sa kanya sa pagpapalaki sa kanyang anak. O ano mga Noy Peace? Gusto nyo bang i-break ang record nila? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat!